nakakwento. Dahil marami ang nadismaya, ganitong si Naoya Inoue ay na-injury at na-postpone ang laban nila sa kampiyon sa Super Bantamweight Division na si Stephen Fulton. Tila ba sa ngayon ay gumagawa ng paraan si Inoue para hindi lalong malungkot, mabwisit at mawala ng gana ang mga boxing fans dahil may ibang naniniwala na parang nagdadahilan lang si Inoue. Takot sa drug testing, nagreklamo sa surprise anti-doping test ng VADA. Kalakala ni Inoue na pagkatapos na nabigla siya sa anti-doping test na isinagawa sa kanya, ay okay na dahil na-test na siya ng isang beses sa isang linggo. Pero binalikan muli siya ng VADA at isinagawa muli at naging dalawang beses na sa isang linggo. Kaya dito na nagreklamo si Inoue. Pero sa ngayon ang ginagawa ni Inoue ay binubuhay at pinapainit na naman niya ang nalalapit na laban nila ni Fulton. At ang sabi niya na I will definitely win. At may iba pang tweet si Inoue na sinabi niya mga kakwento na siya excited na sa panibagong fight date nila ni Fulton. At ang pasabog ni Inoue dito ay may isa lang talaga na kanyang layunin at walang iba kundi ang talunin itong si Stephen Fulton. Kaya ang pag-iingay ni Inoue at pag-aangas sa social media ay umabot ito kay Fulton. Kaya bumwelta na rin si Fulton at sinabi niya na NGL, not gonna lie, o hindi siya nagsisinungaling, talagang excited na siya sa laban. Dahil itong MF, mother, father. Well anyway, alam niyo na yan mga kwento kung ano yan. Napamura dito si Fulton dahil talagang nasa isip ni Inoue na kayang-kaya talaga siyang talunin ito at palagi na raw nilang ginagawa ito. Kaya naman, marami ang nag-react sa mga fans si Fulton at magbigay nila ako sa inyong mga kwento ng dalawa. Una ay ito, sinabi niya na easy work champ. Katulad lang din daw ito noon na sinabi nila na tatalunin siya ni Brandon Figueroa. At syempre alam naman natin mga kwento na si Fulton ang nanalo doon. At ang sabi ni isang Japanese na kinakailangan talaga nila ang mindset tulad nito. Yun bang talagang mananalo si Inoue para labanan itong si Fulton? At marami pang mga reaksyon nila. May link po mga kwento sa nasabing tweet ni Fulton. At inlagay ko po yan mga kwento sa baba na maaari nyo pong bisitahin. Samantala, handang-handa na ang Unified Super Bantamweight Champion na si Morojon Akhmadaliev ngayong April 8 sa Boeing Center at Techport sa San Antonio, Texas, USA. At aba, may seryosong banta ito si Akma sa ating kababayan. Dahil ayon sa kanya, handa na siya na labanan kahit pa ang laban ay umabot pa ng 15 rounds kontra sa ating kababayan na si Marlon Tapales. Hindi rin kasi natin pwedeng maliitin mga kakwento ang kakayahan nitong si Akma. Dahil bibigyan ko kayo mga kakwento ng konting background lang sa kanyang buhay boksingero. Ang pro debut niya ay sa taong 2018, bronze medalist siya sa 2016 Olympics at silver medalist naman noong 2015 World Championships. At ayon pa kay Akma, meron na siyang 300 plus na mga laban sa amateur. 200 fights diyan mga kwento ay international, kumbaga world level sa lahat ng kanyang mga karanasan. Bilang isang boksingero, damang-daman niya na siya ay mas lalong gumagaling at yun nga handa siya kahit umabot pa sa 15 rounds ang laban nila ni Kabayan. Sa ngayon mga kakwento ay ating silipin naman kung kamusta ang ating kababayan ngayon. Kaya tara ating panoorin at video courtesy po tayo mga kakwento sa Sandman Boxing. Mga kakwento, muling pinainit ni Inoue at ni Fulton ang laban dahil nga medyo ang mga boxing fans maghihintay pa ng medyo may katagalan. Pero ganun pa man, maganda po talaga ito ng bakbakan dahil dito na masusubukan kung kaya bang lapain si Fulton ng halimaw ng Japan. Sa ating kababayan naman, idol, nasa likod mo lang ang buong pwersa ng sambayan ng Pilipino. Sa lakas, galing at pusong mandirigma na taglay mo, kaya ba, dyan po kami sumasaludo. Kaya taos puso po kaming magsasabi na idol, good luck sa laban mo. Sana pag-uwi mo ay dala mo na ang dalawang mga titulo. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon.
baka pwede nyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo magtarapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Chris E. Kisabal, maraming salamat sa solidong suporta kakwento. Kay kakwentong A, kay kakwentong Vic Lina, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento. Sa inyo!